Good morning po. Time check po, alas 4 ng umaga. Ayan, nandito na kami sa sakyan ngayon. Inachang, gising ka na ba? Ayan, biyahe muna kami. Good morning. Good morning. Anong oras na? 4:03 in the morning. Nakaharap pala yung camera. Wala nga, babalik nga si JP kasi walang shoes eh. Babalik? Paano na yan? Babalik nga si JP sa bahay. Ay, sure. Good morning! Good morning! Hello! Sabi 4. For 20 na. Nisip mo, ginatinawagan ko nga si Kuya. Kuya, oras na. Kanina pa kayo? Alas na, gising na nagluto ko. Ano kay pang tututin na kay? Mabalik si JP, walang sapatos pala si Yuna. Good morning! Again, ate. Hello! Ate? Ba't namiiyak? Mesa mong pakiramdam. Ate? 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 Yuna! Ana. Hi guys, magandang araw pala sa inyo. And ngayong araw kasi ay pupunta kami ng Ibaraki. So binabala kasi sana naming maghanami doon at makita yung isa sa mga tourist spot na Ushiku Daibutsu na tinatawag. Ang Ushiku Daibutsu statue ay tinaguri ang pinakamataas na statue noong 1993 hanggang 2008. Pero nung dumating ang 2023 ay naging panglima na lang siya. So, di bali, hindi rin pala natuloy yung aming hanami doon sa Ushiku Daibutsu. Hindi na kami tumuloy pumunta ron dahil nga biglang umambon dito sa Ibaraki. Kaya dumiretso na kami rito sa Owara, Ibaraki para mamili na lang ng mga fresh na isda. Kung naalala nyo, last time, dito rin kami nagpunta nila Mama Aya para kumain ng oyster. Ito yung isa sa mga kinahihiligan ni Mama Aya pagdating sa mga seafoods. Pagdating nga namin dito sa Owara Wet Market, hindi pa sila open kasi 7:30 pa lang at sobrang aga namin dumating dito. Kadalasan daw kasi nagsisimula ng alas 8 sila magbukas dito sa wet market. And hindi pa sila pwedeng magbenta dahil nga nagjujumbi pa sila o nagpre-prepare pa sila para sa pagdagsa ng mga tao. Usually kasi dito talaga nagpupunta ang mga tao kapag gusto ng seafoods. Dahil mga fresh nga yung mga seafoods na mabibili rito. Tayo na lang ata ang hindi fresh. Alam niyo ba guys, sobrang lamig pa rin dito sa Japan. Talagang nag-extensive winter season. Kaya naman talagang na-late na rin ang pagbunga ng mga sakura o cherry blossoms dito. Medyo naawa nga ako dun sa mga turista na pumupunta sa Japan every katapusan ng March. Kasi ang expect nila talaga, katapusan ng March, fully bloom na ang mga sakura. Pero dahil nag-extend nga ang winter season, mukhang uuwi ng luwaan ng mga turista ngayon. Dahil nga syempre, karamihan sa kanila ay nag-i-stay lang sa Japan ng isang linggo o dalawang linggo para lang makita ang cherry blossoms. Pero dahil late nga ang cherry blossoms ngayong taon, mukhang puro sanga lang yung nasa picture nila ngayon. Habang inaantay nga namin magbukas ang wet market dito sa Owara, pumunta muna kami rin sa tabing dagat para tumingin-tingin. Kaso talagang inabutan pa rin kami ng ulan at bumalik na lang kami sa sakyan. Ayan, sabi nga ni Yuna Chang gusto raw niya mangisda. Ang sabi ko na lang, nagtatago ang mga isda ngayon kasi umuulan, ayaw nilang mabasa. Alas 8 na nga ng umaga at nagsimula nang magbukas ang wet market. Hindi ko alam sa mga kasama ko kung bibili o mananakot. So nagsimula na nga naming ilibot yung mga mata namin and naispatang ko naman agad itong favorite ni Mama Aya na kaki. Naisip namin na kumain kaya lang sabi ko maaga pa para kumain yan baka sumakitansyan mo dyan. Marami kayong mabibili rito. Merong salmon, merong octopus, merong kaki, merong pusit. Meron ding crab. Kaya naman sa mga mahilig sa seafoods dyan, ayan, puntahan nyo lang dito yan sa Ibaraki, sa Owarai Wet Market. Ayan, kain daw si Yuna Chang nung kanyang paboritong ano dito. Anong tawag niyang kani miso? Ano? Kani miso. Miso? Kani miso? Miso. Kani miso, oh. No. 700 yen. Kani miso. Oh, dali, order ka na. Amada? Amada? Ah, hindi pa pala okay.
Hindi pa pala luto, mga dades. Muhuli pa, be. Mamaya na lang, dali. Ito mga tasak yan. swimming na tayo, swimming. Swimming. Balik tayo sa summer, ano? Hula! Ay, init! Ayan, dito kami sa Ibaraki. Dito kami kakain ng ano. Nang luto naming ano, yakisoba at saka chicken. Marami sa loob ng sasakyan. Thank you. Kaya mo yung anong dala ni Eugenie? Dala mo? Rice cooker. Wala ito, rice cooker. May dala kami rice cooker. May yakisoba. Meron tinapay. May dessert pa daw, oh. Ay, kuya daw, yung ano daw, kamote daw. Kamote? Dessert na agad. Kamote mo. Ano, sarap ba mag-aana mi dito sa Ibaraki? kain na kayo. Ayan, nandito kami kasi ngayon sa may Mentai Park, parking area. Dapat kanina nandun kami sa may tabing dagat, kaya lang sobrang lamig, sobrang hangin. Tapos medyo maambon. Hindi namin mabuksan yung sasakyan dahil ang lamig, sobrang lamig. Kaya naisip namin dito na lang kami sa medyo covered na lugar sa may Mentai Park. Hello! Sasakyan tayo. Ito po ang nangyari sa aming sakura, hanami, sa ulan. Saan mo naman yung sakurami? Sakurami. Ay, nanakutan siya lumos. Pabili nga po ng yakisoba dyan sa likod. Kaya! Alagay ang dish. Kaya ka na eh. Kandero talaga. Ba't ka? Yun ang akin ah. Yung ano po nakatapunin. Ito po, pakiabot po yung ano. Kuya, halagang 1,000 yen daw. Si Hingido, si Tita Rico. Baka dyan, huwag naman ako bumunta. Oh, halagang ano yan. Halagang walang halaga yan ah. Baka madamay kayo. Halaga na. Si Tita Rico daw, pengi. Kuya, pengi ako. Marami nga rin. Dito na ako kuko. Ito rin to. Tabi wata. Ay, ayok. Ito bang bibili ng sausage? Bibili po. Ito po. Bibili po. Bibili po. Bibili nga pong isa. Bibili po. Thank you po. Bibili po. Bibili po. Gusto ko rin this. Ngayon? Ngayon? Ngayon po? Ay umuulan. Masangi kami. Interviewin mo si Ethan. Kung I don't know. Ano na, si Hanami Shokung. Ayan guys, tapos namin kumain. Punta muna tayo dito sa may Mentai Park. Bilihan ito ng mga mentai ko. Di bali dito pala sa loob mismo ng park, ginagawa na rin dito yung kanilang tinitindang mentaiko. Ayan, meron silang mini factory dito kung saan makikita mo mismo kung paano nila gawin o ipack yung kanilang tinitinda. Sakto naman na may mga nagtatanong din ano daw ba itsura ng factory dito sa Japan. Ayan, ganito po ang itsura ng factory. And kapag nasa food company ka naman, mga pagkain, ganito po ang uniform nila. Kailangan balot na balot talaga at walang mahuhulog na kahit katiting na buhok. Kaya naman matalang ang walang lata. Este, matalang ang nakikita. Ayan.
So, ito po ang itsura ng company nila rito ng mentaiko. Ganito nila ginagawa ang pagpapak. And bukod dito sa paggawa nila ng mentaiko, meron din dito parang play area para sa mga bata. So fast forward tayo, nandito naman kami ngayon sa may restaurant ng Mentai Park. So dito naman makakabili ka ng iba't ibang pagkain na merong mentaiko katulad ng siopaw, onigiri. Meron din sila ritong ice cream na ito yung bibili nila Kuya AJ sa kanina yun at siya ngayon. Kanilang sikat na mentai soft to cream. So itong ice cream na to ay kakaiba. Nandito lang namin nakikita o mabibili. Ice cream siya na may mentai. Medyo maalat-alat siya na medyo maanghang-anghang pero tolerable naman sa mga bata at sarap na sarap nga sila. Oh, ano sir, mentai ko? Mentai ice cream? Ano, isiso. Iyo. Ah, Jimmy, papa? Iyo. Medyo isiso. Marap na siya, no? Hindi, isiso na. No? Isiso na. Iyo na. No? Maalat-alat na mga anghang-anghang na matamis-tamis. May anghang. Nakalap yun, oh. Choto na. Ang sarap nga. Kay Kuya AJ, hindi mentai soft to cream yung binili niya. Di ba? Putsong vanilla ice cream lang. Wow. Ayan, fast forward. Umalis na kami sa Ibaraki. And nandito naman kami ngayon sa Sano area. Kanina, balak na sana namin dumiretso umuwi. Kaya lang, napansin namin dito malapit sa lugar namin, hindi naman umaambon. And dito sa Sano, meron kaming alam na lugar kung saan marami ring sakura. Yun nga lang, walang statue dito ng Buddha na yung gusto namin sanang puntahan doon sa Ibaraki. Pero okay na to, at least merong sakura dito. Hindi nga lang siya fully bloom pa. Usually talaga dito sa Japan, pag first week ng April, fully bloom na talaga. Pero ngayon talaga sobrang tagal bago mamulaklak ng sakura dahil nga nag-extend ang winter season dito. Ayan, naisip namin dito na lang kami maghanami, wala namang ulan, tapos pwede namang maglatag ng sapin dito, kumain, magkwentuhan, ayan. Okay na dito man, no? May panghi. May panghi. Amoy ihi daw. Anyway, nakapag-decide na kami na dito na lang kami maghahanami. Although hindi pa fully bloom ang mga sakura, pero siguradong sigurado next week fully bloom na to. Kaya pinabalak namin puntahan ang ibang lugar naman. Ayan, lakad-lakad muna tayo dito. Tingnan natin yung ibang mga puno. Ganda oh. Bukod sa sakura, meron din mga gantong bulaklak sa tabi. Oh, next week talaga, fully bloom na talaga to. Talagang na-late na talaga ang pag-bloom ng mga sakura ngayong year. May libreng toilet dito. So, dito na lang po natin tatapusin yung video natin ngayon. And maraming salamat ulit sa pagsama. And kita-kits po sa next video.